Nakipagpulong si President-elect Bongbong Marcos Jr. sa ilan pang ambassadors ngayong araw. Kaninang umaga, pumunta ang mga ambassadors ng Spain, Germany at Morocco sa kanyang headquarters sa Mandaluyong. Ayon sa ambassador ng Germany, kabilang sa napag-usapan ang human rights, pero hindi raw nila natalakay ang hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte na ihinto ng European leaders ang pagpondo sa mga progresibong grupo dito sa bansa. We exchanged about our commitment out about Germany's continued commitment in the area of protecting human rights and safeguarding rule of law. As one example of Germany's commitment, I mentioned Germany's funding of the UN Joint Program on Human Rights. Posible at kaya umano ang 20 pesos sa kada kilo ng presyo ng bigas. Ito ang inihayag ni Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz sa isinagawang press conference ngayong hapon hinggil sa plano ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na gawing 20 pesos kada kilo ng bigas sa merkado. Ayon kay Cruz, maisasagawa lamang ito sa pamamagitan ng programang benteng bigas sa mamamayan o BBBM sa Administrasyong Marcos. Sa naturang programa ay pagsasamahin di umano ang mga maliliit na sakahan sa iba't ibang bahagi ng bansa para makabuo ng Mega Farm Project. Ang kabuuan ng naturang programa ay makukumpleto lamang sakaling makausap na nila ang President-elect kaugnay rito. Nagkasaan ang kilos protest ang ilang grupo sa labas ng tanggapan ng Commission on Elections sa COMELEC sa Intramuros, Maynila kaninang umaga. Ipinanawagan ng League of Parents of the Philippines na idiskwalipika ang mga kabataan, Gabriela at ACT Teachers Party List na umuri mga nakabimbing mga kaso o may nakabimbing kaso. Ayon pa sa presidente ng grupo na si Remy Rosadio, hindi na dapat sila payagang makatakbo sa susunod na eleksyon, gayon din ang anak pawis at bayan muna. Bukod dito, konektado rin anya ang mga party list na ito sa terorismang CPP. At may hawak silang matibay na ebidensya na nagpapatunay dito. Sa huli, umapila rin ang grupo sa COMELEC na buwagin na ang party list system dahil naaksaya lamang ang pera ng bayan. Sir Rapin, hindi nyo makita, hindi nyo ma-search. Sana po may tumawag sa inyo at naipahiram ko nga po yung mga IT namin dito. Yun. Eh kahit hindi IT, ako na lang po. Hindi po ako nag-enroll sa AIM. Saka sa STI, AIM ba yun? AIM. Oh, hindi po. Ako po, 40 years nang nagko-computer. Self-study lang. Or AMA. At ako po, researcher nga sa court, sa RTC at sa Supreme Court. Pwede po ako mag-lecture kung paano po mag-research sa mga researcher nyo. Para hindi po kayo nakukuryente. Okay po? Willing po ako, sa totoo lamang, kayo na may Senator-elect number 3 na namin, kaya kailangan po tumulong na rin po ako sa opisina ninyo. Pero po yung aking kapangyarihan bilang Chief Public Attorney, sir, hindi ko po ipapahiram sa inyo. Dahil yun po yung sinumpaan ko kay sarap ni Pangunong Gloria noong 21 years ago na Yes. Yung pong disciplining authority, appointing authority, at yung mag-imbestiga sa mga kasamaan ko dito bago kastiguhin o kaya bigyan ng reward, ako po yun, nasa batas po yun . So sa puntong yan, sir, sa totoo lang po, hindi po ako galit sa'yo. Ako po yung naaawa. Dahil kinukuryente po kayo ng mga ano nyo. Sabi ko nga sa'yo, mahal ko po kayo . Mahal ko po si Secretary Teo. Pag may bumabati ko si Secretary Teo, pinagtatanggol ko. Si Kuya Mon, mahigit 2 dekada ko na pong katuwang doon sa kanyang isumbong mo kay Tulpo. At awarde pa po ako ni Kuya Mon. Mm-hmm. Si Erwin naman, yung mga sensational case na hinawakan ko, lagi ko pong kasama yan sa coverage. Tsaka si Kuya Ben, isa pa yan. Tinulungan din po ako sa mga sensational case. At yung anak po ni Kuya Ben, ay nasa Palawan, yes. Ay kinuha ko po at napakatapat naman sa tungkulin. At nag-i-inquest duty po yun. Mm-hmm. Kahit pandemya, yung pamangkin mo. Kaya po, teka muna, meron na namang issue? Yes, again and again. Yeah. Pangalawang sablay, boom! Okay. Nako, hindi pa rin po tumigil si Senator-elect number 3. Ay. Rafi Tulfo sa kanyang tahasang pambabanat sa Public Attorney's Office. Ano na naman yan? Pangalawa, Nako, Chief, lumabas po kasi sa news article ng Philippine Star noong April 9, 2022. At sinabi niya na kapag nahalal siya bilang senador, nahalal na nga, ay itataas niya ng 25,000 pesos ang individual ceiling income daw para sa indigency test dahil obsolete na di umano ayon sa kanya ang 14,000 na individual ceiling income para sa indigency test ng PAW.
At mula nga po sa pagyurak, ay naging misinformation at fake news naman ang ginawa ni Ginoong Raffy Tulfo. Mm-hmm. At para po sa kabatiran niya at ng kanyang mga staff, nagkaroon na po, Chief, di ba po, ng 2021 Revised POW Operations Manual. At nakasaad po doon na binagon na mula 14,000 ay naging 24,000 na po ang individual at hindi family income. Hindi opo. Family income at hindi rin gross income. Opo. Ang nakalagay sa manual natin ay individual net income monthly. Opo. Kaya mas malaki pa po yan, mas mataas pa ang threshold kesa sa 25,000 na gross tama income. Oh, yan po. Kaya inayos na po yan namin at hindi nga po naipairal nung lockdown. Dahil lockdown, nagsara ang mga opisina, work from home. Kaya nung December 20 lang po yan napirmahan ng mga direktor at ng inyong lingkod at naisagawa ang mga pagjajaryo. At naijaryo po yan sa newspapers of general circulation. At ang una po ay sa Manila Times noong December 20, 2021. Kaya kung nagbabasa po ng dyaryo ang kanyang mga researchers, ay lalo Manila Times po yan, mabili ngayon yan eh. Okay. Ay nabasa nila yung Revised POW Operations Manual. Ako po araw-araw nagbabasa ng dyaryo eh. December dahil kapag nasa gobyerno ka, dapat updated ka sa news. Yes. Para pag may biglang nag-interview sa'yo, hindi ka mapapahiya. Tama. At hindi ka mapapake news. Tama. At alam mo kung ano dapat mong trabahuin dahil dapat maalam ka sa nangyayari sa iyong kapaligiran. Opo. Okay, ngayon, minabuti rin namin isa Tagalog. Opo. Ito. At nai-anunsyo ito sa Facebook ko po. Yes. Nasa Facebook ko po yan. Yes, nakita ayan ko yun. Ayan yung kopya niya. Sinirin ko rin po yan, Chief. Mm-hmm. Lahat po yan, pinagtyagaan kong picturean at i-post noong January 3, 2022. Opo. Ayan, marami po kaming ginawang publication, hindi lang sa Manila Times, hindi lang sa Facebook ko po, na kahit papaano, may 950,000 na follower yan na pwede magsabi sa mahihirap. Tama. At makikita po natin, pati noong January 4, opo, sa Bulgar, yung Bulgar newspaper. Naku, sikat na sikat yung Bulgar po. Sabi nila, number one tabloid, di ba? Yes. Ayan, latala po yan in toto. Ano sa Tagalog in toto? In full. Ayan. In full, yes. Buong at na-publish po yan sa Bulgar. At kung baka hindi rin po siya nagbabasa ng Bulgar, baka hindi siya komentarista dyan, ano? Hindi siya kolumnista. Pero ako po ay kolumnista dyan eh, kaya nakita ko yan eh. Of course. Nagbabasa po ako ng Bulgar. Yes. At yan ay na, talagang halos kumapal yung Bulgar nung araw na yon dahil makapal yung manual natin. Bonggang kapal. Tagalog, pinagtiyagaan po namin sa Tagalog sa pangunguna ni Director Revelyn Dacpano. At may tatlo pang direktor sa Visayas, Mindanao na tumulong mag-Tagalog niyan. Para maintindihan pa, Chief, ng ating mga kababayan. Ay, January 7 po yan eh. Hindi po namin pwedeng itago yan. Dahil ang ilaw, hindi dapat lagyan ng takalan, itago. Ang POW po ay parang isang ilaw sa ibabaw ng bundok na kailangan makita ng sambayan ng Pilipino para maabot ang hustisya ng ating mga kababayan sa hukuman. Tama. At kahit saan man. Okay po? Ayan, tingnan nyo, na-dyaryo po yan eh. Tama po. Eh, nako, sa totoo lang, di sana magkakamali si Sir Raffy. Mahal ko po si Sir Raffy kahit binubungangaan niya po kami. Dakila ang iyong pag-ibig. Marami siyang sinasabi sa amin na pinalampas na lang po namin yun eh. Kasi sa totoo lang, ako po hindi marunong makipag-away. Ang sabi ng aking ina, pag may umaway sa'yo, ngitian mo lang. Sabi ko, nanay, bakit ngingiti? Eh, para mabawasan yung kanyang inis sa'yo. Alam ko po na inquest ang tinutukoy nyo. Hindi po ako matatapos ng PhD sa UP kundi po ako nakakaintindi, Sir Raffy. Ako po ay doctor on social development. Doktorado po ako sa UP kaya marunong po ako umintindi. Inquest po sinasabi nyo. Kaya nga po naglabas kami ng datos kung ilang pong daang libo ang natulungan namin sa inquest every year. Inquest po tinutukoy nyo. Ngayon, tukos sa mga piskal na nagkukwento sa inyo, mukhang marites po yan ah. Bakit po? Eh, ano, sinong piskal ang magsasabing walang POW? Baka wala rin yung piskal. Kaya sabi niya, wala yung POW. Hindi nakita. Eh, sa totoo lamang po, eh, hindi man mahirap intindihin yung sinasabi nyo. Kahit po hindi nakapag-aral, kay nanay ko, grade 2, pero nakapunta na Amerika yun eh, nakakaintindi. Eh, naintindihan yung inquest, sinasabi nyo walang POW, hindi po totoo yun. Dahil paano po di papayag yung judge na may ma-inquest nang walang abogado. Bawal po sa konstitusyon yun.
Kaya tamo? Pinapatawag po yung PAW, on-call yung PAW kahit yung pandemya. Kahit buntis yung PAW nagpupunta, kahit nilalagnat, kahit na COVID na, nagjo-duty pa rin. Yes. At may 24-hour duty po kami dito sa central office. 24 hours magdamag, may PAW lawyer dito. Ready at may hotline po kami. 028-929-9436. On-call po kami. Kaya bakit po kung di makakaintindi? Eh, mahirap po hindi nakakaintindi. Baligtad po yata. Sino ba hindi makaintindi? Eh, sa totoo lamang po, eh, wala kang kasalanan. Yung mga researcher mo siguro, mali-mali yung binibigay sa yung impormasyon. Kasi sabi niya, 10 lang yata sila daw. Hindi, may 100 abogado raw siya, di ba, sabi niya noon? Sa, parang 10 lang abogado? Yata during ano. Opo, saka, Sir Rapi, hindi po lahat ng... Hindi pwede natin sabihin lahat po ng nahuli, inosente. Meron talaga po dyang may kasalanan na hindi pwedeng i-release. Ako po nung araw, nung public attorney po ako sa Manila, marami po rin ako nare-release for further investigation. Pero tinitiyak ko na inosente yon. Pero pag may kasalanan po, ay dapat bigyan ng day in court. Yun po yun. Hindi ko po aarborin pag talagang may kasalanan. Inaarbor ko po yung ano lang eh, talagang alam mo, hold up, alam mo, talagang ano lang, away, barangay lang. Pero kung meron talaga may patay, may na-rape, o aba, talagang bigyan po natin ng day in court. Dahil meron din pong hustisya para sa biktima. Hindi hustisya lang para sa akusado. Ganyan po yan eh. Kaya eto po si Lady Justice, may timbangan. Titimbangin ang abogado. Eh pag hindi ka abogado, mahirap tumimbang. Kaya po kailangan lahat mag-aral ng batas. Sana po yung mga researchers nyo manood ng hashtag pala para po matuto sila sa batas. Pakitagpo okay po mga netizens. At sa totoo lang, talagang nakakalungkot. Bakit po kayo ay parang niloloko na? Sino kaya yung mga yan? Niloloko kaya kayo? Oh, hindi ko alam paano nagkaganyan na hindi nakikita sa Google. Nasa Google, i-Google nyo lang, click nyo lang, PAW Revised Operations Manual, type nyo sa Google search. Lalabas na po eh. Nandiyan na po yan at binabayaran po namin na 5,000 isang buwan yan eh. At pumapasa sa COA yung bayad namin kasi paraan yan para magka-access to justice ang tao, ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga, kung maganda po ang ating layunin, idaan po natin sa mabuting pamamaraan, mabuting usapan at hindi sa para-barang paghusga. Alam nyo, na i-starstruck sa inyo, Sir Rapi, kasi ang ganda ng tawa nyo at ngiti eh. O alam mo, baka magkakaras pa ako sa iyo, may asawa ako. Ay, gwapo si Sir Rapi ha, sa totoo lang. At maganda si ma'am. O, talaga nakita ko yung picture eh, pinakita ni Cesar sa akin. At saka siya, di ba ano? Akala ko kasi invite nyo siya, papupuntahin niyo siya. Kaya pag ako ni Sir Rapi, tinitira niya ako kahit pa matagal na kay Colonel Marcelino. Inayaan ko lang eh. Eh di papuntahin nyo nga po, Chief. Si Sir Rapi? Di ba sabi nyo para madaan ka pa? Pag gusto ni Sir Rapi, imbitahan niya ako sa Senate. Magkakapi po ako, sir, sa ano mo, opisina ko. Para mag-usap. Promise, pupunta kita kasi yung mga senador dyan. Nagkakapi po ako sa office nila. Si Senator Cayetano, si Senator Loren, pag may budget hearing, di ba Direk May, nagpapalance pa sa atin, yung si Senator Cayetano, tsaka si Senator Loren. Mm-hmm. Ayan, hindi lang, marami pa dyan. Ayoko nang banggitin. Napakababait po ng mga senador sa PAW, sa totoo lang. O, minsan, nagkakaroon ng diskusyon, mga palitan ng tanong at sagot, pero magkakaibigan po ang PAW at ang Senado dahil yung bumoto sa inyo, mga kliyente rin po namin. Mm-hmm. At mahal namin kayo dahil kayo ngayon ang magiging opisyal ng aming sambayanan, ng ating bayan. Di ba, Dominic? Oo. Kaya, Sir Rapi, tantanan mo na kami. Marami kaming gagawin pa eh. Marami kaming trabaho. Tantanan mo na kami. Kung may abogado na hindi nag-duty, ipareport mo sa akin. Sususpindihin natin. Kakastuguhin natin. Kung may abogado na hindi maganda serbisyo, ipatatawag ko, pangangaralan ko. Ako pa? Hindi po ako tatagalan 21 taon dito kung ako po ay tamad at hindi marunong dumisiplina ng aking mga tao. At sa totoo lang, ang mga public attorneys natin, damit pa lang sa husgado, mukha ng anghel. Hindi po mukhang anak ng demonyo. At bawal na bawal po dito sa PAW ang sinungaling. Dahil kapag ikaw ay sinungaling, nasusulat po sa 8:44 ng San Juan sa Bible. Sinong tatay mo eh, Dominic, pag sinungaling ka? Magnanakaw? Sino?
O si Satanas. Sino ang ama mo kapag ikay sinungaling? Sabi ni Jesucristo. Ang diablo. O kaya po bawal po magsinungaling dito. Kaya kami hindi po nagsisinungaling. Nung sinabi namin na nakapublish na yan sa Diario, Bulgar, Manila Times, nung December at January, respectively, nasa website, hindi po kami nagsisinungaling. Kasi gusto po namin makarating sa langit. Ayaw po namin mapunta sa impyernong kumukulong langis at asupre. Kaya po, peace be with you, Sir Rapi, Senator-elect number 3. Congratulations po. From the bottom of our hearts, congratulations, Sir Rapi Tulpo. Mabuhay ka. Naway sa darating na pag-asumo as senator, ay magampanan mo ng buong katapatan, kalinisan, para sa ikauunlad ng katarungan at ng bayan ang iyong paglilingkod bilang senador. Buka kasi pong pinagkakatiwalaan ni Senator-elect number 3 ang kanyang mga researchers. Pero hindi po nila nagawa ang lahat para makuha chief ang tamang impormasyon ni. Di ba mayroon sa kawanin ng media, very basic ang konsepto ng triangulation. Alam po yan nila, sir. No. Ano ba ibig sabihin ng triangulation? Triangulation. Kailangan marunong kang mag-vet. Vet? Yes. VET? VET. O mag-verify ng paulit-ulit sa iba't ibang sources para masiguro mo na tamang impormasyon ng iyong ibibigay sa manonood at hindi misinformation o fake news. Yun nga. Fake news. Fake news. Tapos false assertion. Aba, lalo kung ang iyong amo ay isang judge, isang justice o isang senador, dapat pag masusunugin. Di ba? Kaya nga ako po ay willing na mag-train ng mga bagong staff. Wow. Okay, kasi ako naging consultant sa Congress. Wow. Nagtrabaho ako sa Supreme Court. O, di ba, sa Office of the Reporter. Yan, kaya, volunteer justice na yan. O, volunteer ako, walang bayad. Kaya kong professor naman ako dati sa law, sa Ateneo, sa Sebastian, sa UE, sa New Era, sa Bulacan State. Wow. Pwede po ako mag-lecture paano yung hindi masusunog yung official natin. Naku. Eh, official natin yan, magsasalita sa TV, TV of general viewing, 'di ba? Nakakahiya, napapahiya. Kaya naaawa ako kay Sir kay Sir Senator-elect number 3. Kasi mahal ko yung tatlo niyang kapatid. Very close po ako sa kanila, lalo kay Kuya Mon, kay Kuya Erwin at kay Kuya Ben. Ayan. At JC. Ayun nga po, madali lang mo mag-verify, chief. Parati rin naman po siya nagre-refer sa ating opisina. Tama. Bakit hindi po siya mag-effort na tawagan tayo o kayo po, chief? Kasi 24/7 pong bukas po ang iyong telepono. O binibisto mo na mga alas, wala na akong tulog. Oo. Para alamin po kung obsolete nga ba o talagang meron o wala sa ating website po yung sinasabi pong issue niya hinggil po sa indigency test. Mm-hmm. Eh ano pang ginawa nila? Dinadahilan nila yung di daw na-publish para lang yurakan, tapakan, ang public attorney's office at ako po. Yung pagmumukha ko, ilang beses yung pinaplas. Ay, ako po, kahit yurakan nyo, okay lang sa akin. Pero wag lang po yung mga kasama ko dito, mga public attorneys na pinili nila dito kaysa sa mga private law offices. Pinili nila dito, samahan ako sa aking krus para dalin, para tulungan ng maralit ang Pilipino. Huwag nyo pong yurakan ang aking mga kasama, sasabihin nyo non-performing dito. Aba, pinag-aral po ng mga magulang nila yan. Itinaguyod, hindi para tapak-tapakan. Naawa po ako sa mga kasama kung halos di na natutulog. Tapos sasabihin nyo, non-performing. Maglabas po kayo na resibo ng testigo. Imbestigahan ko po. Dahil ito po, ang dami ko pong na-action ng Pau lawyer nung araw eh. 2001 pa lang, may na-drop from the rolls na ako, may na-reprimand. Ayan, at ang kabuuan po ng akin dinismiss from service, 11. Mm-hmm. Or suspended siyam. Pine. Na-pine po. Parang libel na may pine, ha? 38? Oh, o, diba? Oh, huwag kang ngingiti dyan. Bawal gumiti. Hindi, pwede namang gumiti. Reprimanded, 45. Admonished, 9. Advice, 4. Drop from the rolls, 4. At may dalawa po ngayon, may pending formal charge. At na preventive suspension. Meron po kami ditong principle of accountability. Yes. Sa social development po, kailangan may accountability, empowerment. Meron din. Kaya meron kaming convention sa darating na October. Yes. Ayan. At ang accountability at transparency. Kaya may website po kami. O ngayon, meron na naman pangatlong supplier. Meron na naman yan. Yun nga po. Matapos po ang paglilinaw ng ating opisina at ng ating punong manananggol pambayan,
na matatapos na po ang walang basehang allegation po ng ating Senator-elect number 3 na Rafi Tulfo. At tutal, tapos na ang halalan at isa-assess sa pinalad sa eleksyon. At natupad na rin ang kanyang dinanais na magiging public servant. Ay, hindi pa po natapos doon, Chief. Hindi pa. Subalit, so, hindi meron pa pala. Hindi pa rin, ala, Chief. Ala, ano nangyari kahapon? Opo, kahapon lamang, Mayo 19, 2022 po, sa panayam po niya sa CNN Philippines, ni Miss Pinky Web po, ay walang pasubali po niyang binanatan na naman. Na naman. Oo, na hindi umano ma-access o makita at hindi nakalagay po sa ating website ang PAW. Ano? Maripes 2021 Revised Public Attorney's Office Operations Manual. Hindi rin lang makita. Baka wala silang IT. Ay, yun lang. O, teka, pwede pahiram natin si Jay Sir. Saka si yung anak ni Nelson, Acevedo, sino pa si Adrian? Si Adrian. At saka si ano, yung isa pa si F. Si Franz. O si F. Oo, sige.